ECI Bonnie Generic Simulator. Okay? First, this is the chart table. No? We have the paper chart. No? Okay. Please show me the latitude. Can you show me where is the latitude and also longitude? But no, latitude is a horizontal line. This is the latitude. No? Ito yung inyong latitude and then yung longitude is yung vertical line. No? So, what they call this one? This one. That is the compass rose. Okay? So, if we are going to plot the position, we are going to use the, what is this one? Triangle. And we have compass divider, no? So let's say we are going to plot the position of okay, plotting a position, no? We are going to this one. Let's say 50 degrees and 36.5 minutes. Okay, north na 0.5, no? And then, meron tayong longitude na ayun, di ba? Yun ang iyong position. Okay. So, gaya nito, meron kang 50 degrees, 38.2 minutes north, and longitude 00 degrees, 33.8 minutes east. So, nasaan yun? Titingnan natin, ano? So, ganito ang paggamit, ano? Tapat ninyo doon yung sa longitude, no? Then, like this. And then, ang una natin kukunin is yung ating longitude, 33. Nasaan ba yung 33? Zero, zero, ha? 33. So, nandito yung 30. 1, 2, and 3. Nandito yung 33. And, ano, 0.8? 1, 2, 3. 33.8. So, nandito yung 33.8. And then, mamarka nyo ng pencil. And then, yung 38.2. So, nasan yung 38.2? Nandito, no? 38. So, 38.2. Nandun. So, 38.2. Yan o. Yan yung iyong 38.2. And then, mamarkahan mo siya dun sa ito. Ayan o. Diba? And then yung pencil. Imamarka mo yun dyan. And then, imumove down mo lang siya ng ganun. Then, yung intersection ng dalawa, latitude and longitude is what we call the fixed position or ship's fixed position. If we are going to use the ano, coordinate, latitude and longitude, yung GPS yun. Pero pagka, let's say coastal navigation tayo, no? Coastal navigation, and then we're going to take the ship's position by cross bearing. So, normally, is, ang kinukuha natin is yung mga island. Bearing of an island, let's say nandiyon ang, ano, let's say, ang bearing niya ay 030. Yan ang 030. Okay? Tapat ninyo doon, pati linear, tapat ninyo doon sa gitna, at saka yung nandun yung 030, and then kunin mo nun, nandun doon yung sa island, sa gitna, and then bubuitan mo, no? And then, another, mark or another landmark na kukunin natin na kung saan ay meron naman siya mga
point or point of an island. So yung cross bearing nun, that is we call the ship's fixed position. So yung sa final sana natin sa first gear, kailangan gagawin ito yung waypoint na tinatawag nyo. Waypoint A, papunta doon sa waypoint B, kukunin natin dapat. So, ganun ang pagkuha ng fixed position. Pero lang, kunin muna ng divider. So, tandaan nyo, alam na ninyo yung latitude and yung longitude, no? So, mamarkahan nyo yung minutes long is, pinagkukunin nyo kasi bihira-bihira na makakuha ng buo yung latitude niya, no? May minutes talaga siya. So yun muna ang kukunin natin. And then mamarang ito. And then lagyan nyo ito yung ano to? Again. Mula kukuha na tayo ng fixed position. Okay. Next. Dun sa ating topic. Yung sa familiarization of the different digital equipment. Number one is what is new? Okay, very good. And this one, kasi ship yung maraming gamit ko. No? Okay, this is the bridge telegraph. No, sa, ito na sa bridge. So, meron, ito meron dito sa bridge and then meron din sa engine control room. So, nag-alit dalawa. Pag nagdingi ka ng alit, i-liran mo yung ano, ito. Ginalaw mo siya forward. Ang ibig sabihin nun is, your ship is going forward. Until, ano, hindi mo siya nilagay sa zero. Pag nilagay mo siya sa zero, okay? Continue sa moving yung bago, pero nag-start na yung ating engine. Okay? And then, this is the, if this, or yung tinatawag natin na electronic navigation altitude. Kasi, by time na mag-onboard kayo, hindi nyo na makikita ang tiguro niya sa paper chat. So, ang tinatawag na natin ay paperless. So, yun na yung if this electronic na. Okay? And then, this is the, ano, yung course, no? And then, balik tayo sa ano, nung pal, steering, no? Meron tayong autopilot, manual, and ano itong isa? NFU. Non-follow-up. So, pagka nasira yung ating ano, ay autopilot, meron tayong manual, or normally ginagamit natin yung manual kapag ka nasa manubing stage ang bago natin, no? And then, itong non-follow-up, na, pagka nasira yung autopilot natin, ang gagamitin natin, hindi magpagana yung manual, so gamitin natin ngayon ng follow-up. So, ito ang ginagamit natin doon. So, parang joystick yung naglalaman natin ng computer. And then, kapag i-details natin siya sa ano ay autopilot, siguraduhin lang natin na yung kanyang course, yung nag-rail at saka yung dito. Para pagka pre-release mo yan, yun, isi-set mo siya, parehas-parehas nitong dalawa. Kasi otherwise, pagka hindi siya magkaparehas nun, yung barko ay magsiswing ng mabilis and then matagal siya bago ma-steady. Okay, meron din tayong rudder angle na kung saan pag pinihat mo ito, so mag-ano siya. So nandito yung banan mo yung sa speed. Okay. So, dapat ay talaga lang natin sa zero yan pagka ayun, huwag naman yung zero mo ito. So, yan. And then, bago tayo mag-play sa autopilot, kailangan naka-zero yung angle na, yung rudder. Okay, and then next is the radar. Yan yung radar, ano? Standby position, and then we're going to run the radar. Okay, so now in operation yung ating radar. So para natin matanggal yun, so nakaano na siya, no? At least yung meron siyang gain na 50%, ibalik muna natin pagka 0. Okay. So, anong nakikita nyo ngayon pagka naka-zero siya? So, wala siyang pick-up. So, and then, so, paano magkaroon siya ng pick-up is
yung gain 50% depende sa weather, no? Okay, 50% and then yung tune. Kailangan na yung nakatune din siya ng at least more or less 50%. Okay? So yan, okay, 50%. So, hindi pa rin masyado maganda yung kanyang appearance. Kailangan natin naman siyang laglagan yung sea clutter, no? Meron tayong sea clutter. Titingnan nyo lang kung ano yung magiging ano nila. Medyo dagdagan natin, ano? Okay, yung sa gitna, medyo nawala na. Okay. And then, kung merong rain, wala namang rain, ano, sir, mamaya. Okay. So, hindi pa rin maganda yung kanyang, antang ito, yung kanyang pick-up na sa ating radar. So, yung interference reduction. Ito yung, yun natin yung interference reduction. Para makita natin yung fine yung kanya sweep ng ating scanner. Okay, ayos na, no? And then, meron tayong range. Naku, saan ay pwede natin pahabain o pataasin yung kanyang ano, yung range na maabot ng ating radar. So, but in coastal navigation, dapat na meron na sa aeronautical miles lang, no? Pwede kung dalawa yung ating arbor radar, isang 20, isang 12, at isang 24. Okay, dito yung range. Iyan yung lang plus. Ito magdadagdag siya. So, magiging 12 yan. No, by ano siya? Yung isa niya ay by 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, bali, ang isang buhay dito ay 2 nautical miles. No? Kung gusto mo pa, ipataas mo pa ng hanggang 24 nautical miles, add ka lang. I-add mo lang siya. So, magiging doble naman yan. By 4 na yung isang ring. Ano? So, normal, para maging maayos yung ating pagkuha ng ano, lalo dito sa coastal navigation, hindi na natin makakakuha na, ano, position. Okay. So, dapat ay naka 12 or 6. Yan. Pwede natin gawin 6. Okay, yan. 6, no? Ayos yan. So, paano tayo makakakuha ng position? Wala tayong, ano, anong tawag natin ito sa EVL? Ano yung EVL? Okay, very good. Electronic bearing light. So, i-click lang natin yan. Okay, ayan na. Yung ating EVL. So, pwede natin siyang control. Okay. Meron pa siyang ano tawag ito? Ano ba yung VRM? Variable range marker. So, pwede natin siyang kunin. So, nandun yun, ano, di ba? Yung ating pwede natin pahabain, pwede pa i-exhale. Ano? Yun ang ano natin, kukuha, gagawin natin. Ano? So, masyado mataas pa, bawasan pa natin yung range na 3 para mas maganda. Kung makita natin yung ano ng island, pagkuha natin na position. Okay. So, nakuha na natin yan. Gusto naman natin tanggalin yung ring. Ano? Nung ano to? Ito ay. O pwede rin natin gusto nung i-off center. I-click nyo lang siya sa ano? Yun. Pag-off center siya, para rin nasa unahan yung barco natin medyo mahaba lang ano, makikita natin. No? Kung gusto nyo ibalik siya sa normal, hindi ganun lang. Balik lang din. Hindi lang siya. No? Okay. Meron tayo ang tawag dito. Ha? Meron kang true vector and then meron kang relative vector. No? Meron ka ding true motion, relative motion track. Andun niya sa saro, no? Pero, okay, pwede kang naka-north up. So, ngayon ang position niya ay naka-north up. Gusto mo naman gawin siyang course up. So, anong napansin ninyo? Pag sinabi mong course up, ang ibig sabihin niya, nakasintro siya, nakanod. No? Hindi pa rin siya nakanod pala. 3 ito. Dapat yun ang 0. Okay? Okay, meron pa rin siyang head up. Yun ang head up niya. No? May error pa rin ito, sir? Eh? May error.
yun yun, dapat yun yung ano yun, nandun yung 00362. No? Pagdarin natin. So, yun na yung panangano natin. So, okay. Meron din tayong EIS, ano? Ito yung EIS. Ano ba yung EIS? Sama sa topic natin yan, ha? Ha? Ano yung EIS? Automatic Identification System. Ha? Ito yung EIS. Subukan natin. No? Yan, ano yung EIS? And then, ito, pag sinabi natin yung ano na danger, hindi siya danger kasi green. Kung hindi po na, yun ang danger target. So meron tayong nag-acquire na isang target. Ayan o. So ang billing niya is 277 and then ang range niya is 9.5 cables. No? Almost a mile. So, meron siyang speed na 0.9 or maaaring siya yung drifting lang. Okay, pwede natin siya tanggalin kung gusto natin, ano? Punta lang tayo dun sa manual acquire. Okay? Or dun sa SysTrak. Diyan itapat mo dun. So, mamawal niya. So, pagka ano, di ba tumatak mo na yung barko, ano? At gusto niyo malaman yung kung saan siya mag-ano, yung passing astern or passing ahead, yung contact, pwede natin siyang gamitan ng relative motion or relative vector or relative motion track. Eh yan, malayo yung target natin, hindi tayo apektado. No? Meron pa rin tayo na pwede natin gawin dalawa yung ating yung ating electronic bearing line. Kung saan ay kukunin natin yung bearing ng point ng island, let's say yung point na yun, ano? Itatapat mo dun, and then yung kanyang variable range natin ay kukunin natin kung ilan ang distance. Yun. So, ang bearing niya ay ilan? 0.1. Bearing is 103 degrees. And distance is 4 cables or 0.4. Ayun na. Ito, titingnan nyo ang yung distance ay 0.337, bearing 0.42. No? Pag ginagay mo yun siya dyan, nagbago. No? So, yun naman ang ano natin yung ating paper chart. Okay? Next is the yung ating sixth position, nandito. Okay? And yung course, 179.9 or 180, speed 0.2. Guys, tigil lang tayo. Okay, yung tip naman niya, hindi dito, no? Yun, ang tip ay 2.2 meters. 2.2 meters yung tip, no? Okay, yan ang pang target natin, no? So, ano pa yung gusto nyo malaman dito? So, alam ka nito na hindi nyo na ano na. And then, pupunta naman tayo dito sa ating ito lang na channel na ito. Ito nga ating power. Ito yung G-check.
unlimited, very high frequency. So yun ang ano natin, ang channel 16 siya. Pagka babaguhin mo man, yan is only simply, let's say 06. Hindi nakakabit pala yung mga hair, wala yung kanyang mga set. Okay, ito yung ano ng BC. Parang ito, sa bridge, lagi na tayo sa bridge sa channel 16. So ito naman yung ating GPS, no? GPS na nga. Ano nga yung GPS? Differential Global Positioning System, yun ang GPS. So nandito yung kanyang latitude and longitude. Ayan o. So south ang kanyang latitude and east yung kanyang longitude. Okay? So pag sinabi natin UTC, ano yung UTC? Ano yung UTC? Universal Time Coordinate. O pagka yung isa naman doon sa ng England, yung Greenwich Mean Time o GMT Time. O? So dito naman yung sa visual, yan yan, yung nasa wala natin. No? So ito yung anong ating unahan. Ito po, pag pinindot mo ito, let's say, address mo yung unahan, tingnan nyo kung anong nangyari ha. Ano ba? Kung ako ba yung ano? No? So, kailangan na inihanap natin yung forward view. Forward view. Okay, kita natin. So, meron pa siya ang gilipad. No? Malaki pala yung bago natin. Okay? So, nakaangin siya, nakaangat. Okay? Okay, yun na. Ano? Itong range naman, yung blue view, yan ay kapila. No? Yan. Yan yun. No? Ito naman ay sa kapila. Yun mo. Okay? Okay, yan ang ano yan. Kasiro siya, no? So, mataas yung barbolo. Pagkaban niya ng pira siya. Okay. So, ito yung kanyang ano, Doppler lang. Makikita niya, pagka nag-run yung barbo, let's say, tinap po natin yung barbo, mag-a-drip niya yung lag, yung kung pa-atras o pa-abati yung barbo mo. Nagdito yan, no? Nag-a-appear. So, sabihin parang umatras tayo. Yan, no? Kasi nakaraw daw. No? Yan ang kanyang, ano? Yan ang nut, nakalagay. Yan ang siyang with the truck. So, normal ay di, siyempre, di ba merong musina yung barko? No? So, pagka nandito naman yung kanyang horn. Anong ibig sabihin nun? One long blast followed by three short blasts. Sa ano nyo yan? Sa cold wind. Pagka ano, parang wala pa kayo natatak yun. Sa formation or regulation. Rolls of the road. Yan ang ano nyo. Ibig sabihin nito, one long blast followed by three short blasts ay ano, during restricted visibility, pagka itong narinig ninyo, ibig sabihin nun ay, yung barko ay not under command or towing vessel. Restricted and their ability to maneuver. Yan ang ibig sabihin nun. Kasi pag kaya ng foggy weather, wala na yung makikita or zero visibility, yun ang papakinggan ninyo. No? Yung sa tingnan ninyo, kasi may mga signal yan. Ang ano lang, ang signal ng ano, ng barko pagka may ganun, alam mo kung ano yung kanyang activity. At alam mo kung saan siya, saan kanyang direction. So, in order to avoid any incident or collision, dapat ay alam lang kayo yung rules of the road. Number 1, 2 hanggang 38. Ang 37 yan, pero meron siyang unexcess kasama ng number 38. No? Okay, ito naman yung ating
yung sa thruster, no? Cylinder, hindi makita ko, no? Yung power. Pero yung thruster. So, nandito yung ano niyang controller kung kunin natin, no? It's a null gyro repeater. So, yun ang ating gyro repeater, no? Yan. Dito pa siya sa baba. So, generator control. Pero siya, yan. Ba't gano'n siya? Mali yung nalabas. Magnetic compass repeater. Ba't mali na dito? Navigation light. So, yan ang ating navigation light. Okay, ito yung pagka-red. Hindi man kayo ba ito? Then, so, ito yung ating pagka-red, yun lang, ano? Ano ba yung red? Meron siyang mas forward at saka meron mas up or down, tinatawag natin na may mas. Nandun siya sa Monkey Island. No? Na nandun na kakabit yung ano, radar scanner at saka yung trumpa, yung trumpeta ng barko. Pwede rin meron sa forward yung trumpa kasi during fire weather, so, kailangan mong mag-busing na. Pagka nandun siya sa main mast, sa gabi, hindi makatulog yung mga crew. Maingay. Kaya ang ginagawa natin dun is yung forward mast na tumpay ang pagkakalain natin. Okay. So, ano pa yung dito na kailangan natin? No? So, ito yung thruster. Thruster? Hindi. Ang lumabas ay? Huwag yan lang. Ito ay, ano, navigation light. Ang lalabas ay thruster. Ba't ganun? Ano pa ang natin sa ating video? Ay, wala na. Ito naman yung ating ano, practice, no? Alam, balik tayo, no? So, ito yung paggagawa tayo ng ito, yung ibawa yung ito yung ipin, no? Okay. Alibawa, gusto mong gumawa ng passive planning, no? Dito. So, yan ang ano. Ito, pag nakakita kayo ng ganito, ano ba yan? Mayroon siyang ilaw ng lighthouse. Mayroon siyang lighthouse, pero maliit na ilaw. No? Okay, pagkagagawa tayo ng plan. Yan. Sabi na, dalawa pala siya. Okay, yun ang natin. Okay, doon tayo magbubula, no? Doon pa tayo din. Pwede yung aming natin po siya. Yun, no? Yun. Okay, talog. Okay. And then, yung lalagyan mo yun, yung barko mo. Yun. Talagyan ka ng ulit. Dito yung pagdod ka. Ano? Ang mas maganda yung passing kanina dito. Papunta doon. And then, kung dadang ka din, tulay yan eh, tulay.
Kailan na yan. So, paglampas mo dyan, ito yung doon, papunta ka din eh. Yun. Hanggang doon sa... doon, no? Kung magdadak tayo doon sa... sa tayo gusto mong dak, binibilang. Yun, okay? So, end root. Tapos na, yun ang ating ginawang bonus planning. Ano, yung dadaan mo, yung track, yung bako. Yan, pupilin ang mga maglalagay ng pangalan. Kung gusto mo naman lagi ng pangalan, yun. Ito na, no? I-click natin doon. Tapos, maglalagay tayo ng pangalan mo. Let's say, ano pangalan mo, no? Mr. Constantino, no? Destination, no? Yung isang ang Balanacan port to, destination mo ay papunta na Lucena. O yan, malapit yung Lucena, no? Alam mo yung Lucena mo, then ayos na. Okay, dito na yung sige, lagay natin yung pangalan mo. Constantino, no? Timo, okay? Kailangan ang lagay lang. Ano nga? Mag, ano? Look, Martin. Look, Martin. Malcolm, ano? Okay. Yan ang nakalagay mo, ano? Departure from, okay, the Senate, Balanacan. Porto Lucena. Yes, and of the Lahican, no? Okay, ayos na. So, yung iyong distance ay ilan? 1.74 nautical miles lang, malapit, no? Pero ilang waypoint ng iyo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. And then, okay. Nawala. Ito sa okay na natin na. So, nandiyan mo, no? Kung babalik tayo dun sa inyo, no? Yung click na natin yung tapos yung properties na lalabas yung dapat, hindi ko dun. Ay, may pangalan pa lang kayo yung page. Balik mo yung tayo. Sure, nahan yung pangalan. Yun, ito pala. Yun, biglang nawala. Nawala yung pangalan. Yun ang iyong ginawa kanina, di ba? Yan ang huling pangalan mo. Yun. Ayos na. Yun. Ang iyong yung ginawa mo. At tingnan natin kung iyong ano ito. Oo, ano yung pangalan mo, ano? Pero gusto natin tanggalin siya, right click lang. Eh, no? Delete. Yes. Tingnan natin ulit dun kung nandun pa siya. Wala na. Ano? Ayos na. Yan ang alam natin dyan. So, hindi simple man na nagagawin ng ating ano. So sana may natutunan na ito ka. May natutunan ba kayo? Okay, ito ang ano natin pag-apante. Experiment. Ito ang? Telegraph. Okay, telegraph. Ito yung control sa? Ng pag-apalo. No?
Yan yung ating manual na autopilot, no? Ito yung setting course. Pag magsisetting ka ito, no? Yan. And then yun doon, bumalik tayo doon sa Ayos, no? Yes, sir. So, ano, ang ating compass. Yung thruster, yung aula, no? Kung yan ang thruster, pili mo siyang ilagay dito sa, ano, kung gusto mong pumunta sa pabor, dito mo siya ilalagay. Kung sa starboard, dito mo siya ilalagay sa starboard. I-hold mo siya bago mo siya i-gagalawin, no? Dapat pagka yung gano'n tumatakbo na siya ay hindi na gumagana ito, no? So, and then, yung last natin is yung ating, ano, ang tawag natin dito ay, ano, radar. So, yung ating radar. So, first, yan ang naka-standby mo na siya, and then, kung gagamitin na natin, ang kukunin natin is yung kanyang gain para magkaroon siya ng pickup, ma-pickup natin yung mga nasa paligid natin. Okay. So, lagay natin siya sa this 50% para maganda yung pickup. Buti ba? Lagyan na. Okay. And then yung tune. Lagyan natin yung tune. 50%. Yun, kaya na siya. So, meron na. So, ilagay natin yung seat clutter. Para titingnan din yung mga yung appearance kung maganda, no? Pag yan, kagaya niya, okay na, no? O yung rain, wala namang ulan. Maayos, no? Ngayon, tingnan natin yung kanyang, ano, ayos naman lang, fine na yung, ano. And then, ito yung kanyang range. Kung gusto natin dagdagan, let's say, gusto natin ilagay sa 6 miles, maglalabang siya sa 6 miles. Kung gusto pa natin o 12, therefore 24, masyadong malayo na. So, hindi mo na masyadong gross at maaaring ano, kaya dapat ay nasa mababang lang siya. Wait. Okay. Yan. Kung gusto natin i-center or raise yung ano niya is pinutin lang natin yun. So, naka-center siya. Eh kung gusto mo siyang i-off-center, hindi mo siya nilagay dito. Yun. Para mas malayo yung distance na nakikita ng itong yung radar. Okay. So, anong kailangan natin dito para tayo makakuha ng fixed position? Anong ibig sabihin ng EBL? What is EBL? Ayun, oh, nandun lang. Oo, oh, nandun naman din. Nasabi. Electronic bearing line. Yun ang iyong electronic bearing line, naka-center pala siya, no? Naka-center yung iyong electronic bearing line. A-center natin siya. Yun, ayos na. Naka-center na siya. Ano lang natin siya lang. Center na siya, no? Eh, tandaan nyo, dapat hindi nyo kayo magilito dito sa ito yung shift setting. Yung marker niya, shift setting marker niya, no? Ito naman ang electronic bearing line na kung saan makukontrol natin, no? Magilito naman dito. And then, kasunod is yung BRM. Ano ibig sabihin yung BRM? Variable range marker. Ayan. So, yun yun. Pagka, ino mo, gusto, pwede mo siyang palakihin. Pwede mo siyang, o yun, pwede mo siyang palakihin, ano? Yun. So, kung gusto mo na tanggalin yung range ring, no? Ito, pindutin mo lang yun. Wala na siya. So, natira lang ito, ano? Variable range marker para mas maganda. Kasi kung let's say pag-iitin natin, kasi kung kukuha ka ng position, halimbawa yung, no, di dadalhin mo siya dun sa pinakang ano, dulo ng island.
Ayun. Okay. Kasi pwede na rin itong pagkuha ng position natin. Itong kanyang console, ano? Ilagay mo lang siya doon sa dulo. No? Yun, tingting na yun. So, yun lang kanyang coordinate. Ang kanyang latitude is 33 degrees 21.58 south. Nasa south, nasa Australia tayo. And then yung kanyang longitude is 151 degrees 15.49 minutes east. So nasa Australia tayo. Ito pa lang ano natin. Tignan mo, dati nasa Binibista ka lang. Ikaw ay talasan ka to, igasan? Sa sagasan? Alam ko sir, kaya ano? Sir, tawin mo. Ah, antipulo? Ayun. O oh, yan ang pinakangano mo. Yan ang ano. Yan lang yung ini. Pa-plot doon sa iyong paper chart. Pero pag doon, madali lang ang natin doon sa ating weakness. So, ito, meron pa din tayo, no? Ito yung current position mo. On ship's position. O naka, ano ka dito. Tapos meron kang time, yung date. Pero mali yung date na. Hindi na updated yan. Meron kang course. Yung speed mo ay wala, negative. So parang ano siya, no? Meron kang dip na 6.6 meter, no? Yan ang dip nung position natin. Yan ang pinag-ano. So, ano, meron pa kayong ibang tanong kung ano? Actually, ulan. Ulan, tsaka yung punting alon pa.